What's up mga idol? Welcome po sa aking YouTube channel, JPDC Anime TV. Ngayon naman po i-upload ko po ang part 2 po ng episode 29 po ng The Familiar of Zero Season 3. Sa mga bago nga po pala dyan na hindi pa nga po pala nakapag-subscribe, huwag nyo na lang pong kalimutan mag-subscribe and click nyo na rin po notification bell para po every time po may bago po tayong video upload ay manotice po kayo. Mga idol, yun lamang po, hindi ko na ito papatagalin pa, tara na po, sabay-sabay na po natin itong panoorin. Anong sabi mo? Mga taga-desinya ko lang ang nagsusunta ganyan! Huwag mong sabihin sa akin! Isa kang! Isa kang! Apo! Encantada! Hindi ko siya mapakatawad! Dahil sa paglitaw ng isang encantada, mawawala na ang matagal kong kasikatan! Huminahon lang kayo! Ang gusto ko lang naman makipagkaibigan sa inyo! At bakit kami may kapag-ibigan sa isang encantada? Kaya mo? Noong sinuunang panahon, maraming hindi mapagkasundo ng mga encantada at mahumaya ng halkaginya. Pero nagkaibigan ang aking mga magulang. Parehong dugo ng tao at engkantadong nananalaytay sa aking katawan. Kaya sinasabi mo ba na isa kang kalahating tao? Kung ganon, tatanungin kita. Sinong Diyos ang pinaniniwalaan mo? Ang Diablo ng Desyerto ba? O ang Diyos namin siya si Zuburimiya? Hindi ko masasagot yan. Kung gusto mo talaga makihalubilo sa amin tulad ng sinabi mo, ang Diyos din dapat namin ang paniniwalaan mo. Kung ito lang ang tanging paraan para makipagkasundo sa kanila. Kung ganon, patunayan mo sa amin. Protection Squad! Great Guardian of Kuzu Destiny! Air Cavalry Night Squad! Dakpin niyo ang babae niyo ngayon din! Ano yun? Sino yun? Si Tifa! Parang may nangyayari sa labas ah. Manhid ka Saito! Manhid ka Saito! Manhid ka Saito! Mahirap na siyang kausapin ngayon. Anong kailangan niyo sa akin? Isang interrogasyon. At binigyan ako ng karapatan ng Santo Papa na gawin ito. Galing sa Santo Papa? Totoo? Ngayon, nasa harap ka ng kanitawan ng Diyos. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya. Anong gusto mong gawin ko? Pumasok ka doon. Huwag ka mag-alala. Makakaramdam lang ng tamang temperatura ang mga naniniwala kay Shizuburumiya. Talagang ipapagawa niya yun sa kanya? Bakit nagkano yun? Bakit wala sa inyong pumipigil sa kanya? Magtigil ka sa ito! Bakit mo ba ako pinipigilan? Takot ka ba? Hindi ito dahil sa kanila. Isa itong interrogasyon. Kapag sumaway ka, mapapabilang ka sa mga abusado at makukulong ka pa! Hindi mo kaya? Kung ganun, bumalik ka na sa pinanggalingan mo at kakalimutan ko naman ang nangyari dito. Hindi! Hindi ko magagawa yun. Dahil matagal ko nang gusto masilayan ang ibang parte ng mundo. At tanggap ko na sa ito at ng iba pa ang pangarap mong yun. Kaya naman, hindi ako babalik. Binigyan na kita ng pagkakataon pero sinayang mo lang! Nakakaawa ka. Hindi. Bata ka pa kasi. Itapon niyo ang babae niyan sa kumukulong tubig! Ngayon din! Sandali lang! Pipigilan mo ang nagaganap na interrogasyon? Kahit anong gawin mo sa akin, tatanggapin ko! Pero huwag mong... Huwag, Saito! Hindi lang ikaw ang mapaparusahan dito! Dapat mong malaman na maaari ding madamay ang mga mahal mo sa buhay! Pati ang mga mahal ko sa buhay? Luis... Luis! Saito! Saito! Sige pa! Saito! Mo. Pakiusap, kamahalan. Ako ang nagdala kay Tifa dito. Ano nga ang gusto mo? Responsibilidad ko siya, kaya patawarin niyo na siya. Ayoko. Kahit yung mukuna ako? Kahit na. Kung ganun, wala na akong magagawa. Ko ikaw ang walang paniniwala. Anong ibig sabihin nito, Mr. Grammont? Hindi magagawang talikuran ng isang kabalyero ang kanyang mga kaibigan.
tungkulin ng isang kabalyero ang magtanggol. Ngayong umabot na sa ganito ang lahat, dapat magmukha akong magiting sa kanila. Anong ginagawa niya? Susuportahan ko ang kapitan namin! Ondin! Ilabas niyo ang mga sandata niyo! Sige! Tifa, diyan ka lang sa likod! Sagot! Air Cavalry Knights! Louis. Saito. Tumahimik kayo! Nasaktan ba kayo? Ano kaya nangyayari sa labas ngayon? Anong sinabi mo? Bakit? Bakit ninyo ginalo ang pagtulog ko? Tayo na! Louis? Louis, bakit ka nandito? Ang iingay nyo. Lahat kayo, ang iingay nyo. Hindi madaling magkaroon ng magandang panaginip. Malapit na sana mangyari ang pinakaasam ko. Pero inistorbo niya ang pagtulog ko! Louis! Huwag mong gawin yan! Naku, Saito! Saito! Dahil inistorbo mo ang interrogasyon, malaki ang pananagutan mo sa akin! Interrogasyon? Meron ka bang otoridad? Meron akong kasulatan pero nasa bahay nga lang. Nagsisinungaling ka? Hindi ako nagsisinungaling! Bago maganap ang isang interrogasyon, kailangan ng pahintulot mula sa Papa ng Romalia. Alam mo ba yon? Kung ikaw ang tagapagmana, dapat alam mo to. Teka, wala akong kinalaman dyan ah. Kapitin! Beatrice? Bakit? Huwag ka lalabas sa akin! Sana maging magkaibigan tayo. Mababait naman pala ang mga engkantada. Gusto ko na rin siya maging kaibigan ngayon. Babalik na ako sa pagtulog ko. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari. Napatakbo tuloy ako sa sobrang takot. Pasensya ka na, ha? Wala po yun. Tingin ko po, magkakaroon po ako ng maraming kaibigan dito. Mabuti kung ganun. Kalimutan na lang natin ang nagganap na gulo sa araw na ito. Pero may isang bagay lang sana kung gustong itanong sa'yo. Ha? Ano po yun? Totoo ba yan nasa dibdib mo, ha? Di man lang ba ako pupunta ni Louis? Saito? Tifa? Saito? Tifa! Sabi ko na nga ba, interesante ang familiar mong si Saito. Pati ikaw, sisirain mo rin ba ang araw ko? Bakit ko naman gagawin yun? Nagawa niyang yumuko sa harap ni Beatrice. Hindi lahat ng tao gagawin yun. Kapag sinubukan mong pigilan ng heretical interrogation, madadamay pati ang mga mahal mo sa buhay. Nung marinig niya, bigla na lang siya nagpakumbaba. Iniisip ko, sino kaya ang unang pumasok sa isip niya? Hindi ba sila mukhang totoo? Huh? Hinasabi nilang lahat. Pati ang principal, tinatanong din ako. Sigurado akong may dahilan sila. Pero, hindi ko alam kung ano yun. Tifa, anong gusto mo mangyari? Gusto kong... damihin mo ang dibdib ko at sabihin mo sa akin. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Ikaw lang maaaring pagkatiwalaan ko sa bagay na ito. Nakikiusap ako sa'yo. Sige na. Okay lang siguro kasi si Tifa naman ang humihiling sa akin. To, Saito-san. Manapok na, di wakaru? Kailangan. Yung isa rin.
para maikumpara ko silang dalawa. Ako naman ang nag-aalaga sa kanya. Hindi pwede. Familiar ka siya, kaya dapat ako umauna. Saito? Hay. Ne, muchi motte nai? Ee, naze ka tamatama koko ni. Teka lang, Luis! Uminawad ka! Magpapaliwanag ako! Dito na po, nagtatapos ang ating pong episode 29 po ng The Familiar of Zero Season 3. Yung next episode po natin, mga idol, pakiabang-abangan na lamang po ulit ang next video upload po natin. Kung nagustuhan niyo po ang video to, mag-comment na lamang po kayo and mag-iwan na rin po kayo ng like para po malaman ko po, mga idol. Yun lamang po, maraming po salamat.